Madali lang sana makakauwi si na Esperanza mula Maynila hanggang Cebu kung nag-eroplano lang sila. Pero ang asawa niyang si Daniel ay nag-request na kung pwede magbarko na lang sila dahil never pa daw nakasakay ng barko si Daniel at gusto niya itong ma-experience. Tatlong beses na kasing nakasakay sa eroplano si Daniel dati. Si Esperanza naman ay dalawang beses nakasakay ng barko at limang beses nang nakasakay ng eroplano. Kaya sa huli ay pumayag siya sa gusto ng asawa na magbarko na lang. Okay lang daw kahit matagal lang biyahe para mas ma-enjoy daw ni Daniel kung gaano kasarap sumakay sa barko. Nang makasakay na lahat ng pasahero ay nagsimula nang umalis ang barko. Halos pumalakpak si Daniel sa sobrang saya dahil unang beses niyang makasakay ng barko. Ano ka ba? Para kang bata. Huwag kang ang pumalakpak at tumalon-talon dyan. Maraming tao oh. Pasok na tayo sa kwarto natin, sabi ni Esperanza. Sumunod na si Daniel sa kwarto nila. Napahiga si Daniel sa kama habang ninanamnamang sarap na nararamdaman dahil sa pagsakay sa barko. Pakiramdam niya, lumulutang siya sa langit. Wow, ganito pala kasarap dito. Para tayong lumulutang sa langit, sabi ni Daniel. Hindi na sumagot si Esperanza. Naupo na lang siya at uminom ng tubig. Pupunta sila sa probinsya dahil binalita sa kanya na nahulog daw sa hagdan ng nanay niya na nasa edad 85 na. Mula daw nang mahulog ito ay hindi na makalakad. Kaya kahit walang pera ay napilitan silang bumiyahe para lang mabisita ang nanay. Nangutang lang sila ng pamasahe sa Bombay. Sumapit na ang gabi. Magkatabi na sa kama sina Esperanza at Daniel. Kasalukuyang hinahalikan, hinahaplos at nilalambing ni Daniel ang asawa. Nang bigla silang makarinig ng kakaibang ungol na parang nagmula sa ilalim ng dagat. Sa ungol na yun ay halatang napakalaki nito. Parang dambuhala. Hindi lang sila ang nakarinig nung gabing yun. Dahil sa gabing yun ay narinig ng lahat ng pasahero sa barko ang kakaibang ungol na nagbigay ng takot at pangamba sa kanila. Lalo na nasa gitna na sila ng dagat. Sa pinakamalalim na parte ng dagat. Ano kaya yun? Sabi ni Daniel. Naku, huwag naman sana. Sabi ni Esperanza. Kinakabahan. Kung kailan sumapit ang gabi, doon pa nagparinig ang ungol na yon. Mas lalo tuloy nakakatakot. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman ng lahat ng pasahero ng gabing yon na huminto ang barko sa kalagitnaan ng dagat. Maging ang tagamaneho ng barko ay nagtaka kung bakit huminto ang barko. Kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umandar. At kung kailan huminto ang barko, doon unti-unting lumakas ang alon at bigla rin kumulog na sinabayan pa ng matatalim na kidlat. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anak kanimo, bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras ang among ikamatay. Amen. Napadasal si Esperanza ng hindi oras dahil sa labis na takot na nararamdaman. Ano ka ba? Hindi kita maintindihan. Magtagalog ka nga, sabi ni Daniel habang pinapakinggan ng asawa na nagdadasal. Huwag mo kong istorbuhin. Manahimik ka na lang dyan, sabi ni Esperanza at pinagpatuloy ang pagrorosaryo. Nahinto si Esperanza sa pagrorosaryo ng gabing yon dahil naramdaman nilang unti-unti nang tumataubang barko. Lalo silang kinabahan nang marinig ang iba pang pasahero na nagsisigawan na. Sabay na lumabas sina Daniel at Esperanza sa kwarto
at nakisabay sa mga tao sa pagkuha ng salbabida at damit na pampalutang. May mga tao nang nag-iiyakan. May iba naman na napadasal. Hindi nagtagal ay nataob na ng tuluyan ng bangka ng gabing yun. Mabuti na lang ay nakasuot na ng proteksyon ng mga pasahero. Nang tuluyan ng lumubog ang barko, ay nagsilutang ang iba sa kanila kasama na sina Daniel at Esperanza. Pero ang ibang tao, kahit may suot ng proteksyon, ay nalunod pa rin at hindi makaahon sa tubig dahil sa sobrang pagpapanik nila. Natatakot ako! Parang batang sigaw ni Daniel. I-relax mo lang ang katawan mo. Hindi ka malulunod kapag nirelax mo lang ang katawan mo. Kapag nagpanik o nagwala ka dyan, lalo kang malulunod. Sabi ni Esperanza, kahit takot ay nagrelax na lang din si Daniel. Kumapit ka sa akin, sabi pa ni Esperanza. Pagkapit ni Daniel sa asawa, ay lumangoy ito palayo. Ang ibang mga tao naman ay naiwang lumulutang sa gitna ng dagat habang nagsisigawan at nag-iiyakan. Pero maya-maya, naramdaman nilang may humihigop sa kanila mula sa ilalim ng dagat. Lahat ng tao ay nagpanik dahil doon. Kaya ang nangyari, madali silang nalunod kahit may proteksyon na. At mula sa tubig, kahit madilim ay nakita nila ang dambuhalang pating. Napakalaki nito. Halos sakupin nito ang buong dagat. Kulay itim ito at nakakatakot ang itsura. Bilog na bilog ang pulang mga mata na masama ang tingin at matutulis ang itim na mga ngipin. Sa gitnang bahagi ng katawan ng napakalaking pating ay may parang bukol-bukol na tumitibok-tibok. Sa ibang bahagi naman ng katawan nito ay maraming patusok-tusok. May sungay din ito na malaki sa gitna ng ulo. Hindi yon isang pating lamang. Isang halimaw na isda yon na hindi matukoy kung gaano kalaki. Isang giant piranha. At nang ibuka ng higanting piranha ang kanyang bibig, ay automatikong pumasok doon ang mga tao, kasama ng tubig at iba pang maliliit na isdang naligaw sa parte ng dagat na yon. Pagpasok ng mga tao sa loob ng bibig ng giant piranha, ay nagtuloy-tuloy sila sa katawan nito. Habang nakababad sa tubig ang mga katawan nila, naaninag pa ng diwa nila ang loob ng katawan ng giant piranha. Nagulat ang lahat dahil parang palasyo ang dating ng loob ng katawan ng halimaw na ito. Pakiramdam nila ay nasa ibang panig sila ng mundo. Lahat ng makikita sa paligid ay parang sinaunang templo. Pero hindi nagtagal ang buhay ng mga tao doon dahil lingid sa kaalaman nila na may lason na tinataglay ang giant piranha sa loob ng katawan nito. Kaya agad na namatay ang mga tao at lumabas ang dugo nila sa mga katawan. May isip ang giant piranha. Alam niyang may mga tao pa na nakatakas at lumangoy palayo. Kaya muli siyang gumalaw at lumangoy upang sundan ang mga taong yon na tumatakas. Samantala, nasa kalagitnaan pa rin ng dagat ng gabing yon sina Esperanza at Daniel. Pagod nang lumangoy si Esperanza, kaya nahinto ito. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Baka masundan tayo ng higanting isda, sabi ni Daniel. Nanlalaki ang mga mata sa takot. Pero pagod na ako, Daniel. Ang lakas pa ng mga alon. Nahihirapan akong lumangoy lalo na't nasa gitna tayo ng dagat, ani Esperanza. Bago pa sila makagawa ng kahit ano, ay biglang lumakas muli ang alon at tinangay na silang dalawa. Dahil sa biglang pagpapanik ng mag-asawa, hindi na sila nakalangoy pa. Dinala na ng alon sa kung saan ang katawan nila. Hanggang paggising ni Esperanza ay sumuka siya ng tubig. Agad na tumambad sa kanya ang isang lalaking nakatapis lamang ang katawan.
Mabuti naman at buhay pa kayo. Himala, natagpuan ko kayo kanina dito sa dalampasigan. Mukhang tinangay kayo ng alon. Swerte nyo at dito kayo napadpad at hindi kayo nalunod. Ano bang nangyari? Tanong ng lalaki. Puno ng pagtataka ang mukha nito. Hinanap muna ni Esperanza si Daniel. Nakita niya ito sa tabi niya. Nakapikit pa pero humihinga pa naman. Lumubog ang barkong sinasakyan namin. Inatake kami ng dambuhalang pating sa dagat. Ewan ko kung pating ba talaga yun o kung ano paman kasi kakaiba ang itsura niya. Basta nakakatakot siya. Kahit ako hindi makapaniwalang buhay pa kami at nakaligtas. Sagot ni Esperanza. Pagkadilat ng mata ni Daniel ay agad niyang tanong kung ano ang nangyari. Kinuwento naman ni Esperanza yon. Salamat ng marami sa pagtulong sa amin. Ano pala ang pangalan mo? Tanong ni Daniel sa lalaking nakatapis. Tawagin niyo na lang akong Piranos. Sagot ng lalaki. Nagkatinginan ng mag-asawa sa narinig. Bago pa sila makagawa ng aksyon, ay biglang lumaki ang bibig ng lalaking nagpakilala sa pangalang Piranos. Lumaki ng lumaki ang bibig nito hanggang sa kusang hinigop nun ang ulo ni na Esperanza at Daniel. Sumunod ang kanilang katawan papasok sa loob ng bibig ni Piranos. Kasyang-kasya sila dahil habang tumatagal ay lalong lumalaki ang bibig nito hanggang sa tuluyan silang makain ng nilalang na yon. Maya-maya ay bumalik na sa dagat si Piranos. Nang mapunta na siya sa malalim na parte ng dagat ay nag-iba ang kanyang anyo. Naging dambuhalang pirana siya. Siya ang giant pirana na umatake sa mga tao kanina. Siya rin ang may gawa ng paghinto sa barko, paglikha ng nakakatakot na ungol, pagtawag ng ulan, kulog at kidlat. Siya si Piranos, ang masamang bathala ng karagatan. Muling lumangoy ang giant pirana upang maghanap ng susunod na mga biktima. At habang lumalangoy siya, sa loob ng dulo ng katawan niya ay lumulutang si Piranos habang naka-meditate position ito. Sa pagkakataong yun ay mahaba na ang tenga ni Piranos. May hasang din ito at may mga patusok-tusok sa katawan. Mahahaba rin ang mga kuko nito at litaw ang matutulis na mga ngipin. Nakapikit ito pero may isang mata ito sa gitna ng ulo. Ang mata nito sa gitna ng ulo ay ang kaparehong mata ng giant pirana na yon. Siya rin ang kumukontrol sa katawan ng giant pirana sa kanyang ginagawa para magsilbing pangalawang katawan o anyo niya at para itago na rin ang totoo niyang anyo. Nang gabing yun, muling umalingaw-ngaw sa dagat ang nakakakilabot at nakakabinging ungol ng higanting pirana. Ang ungol na nagbabanta ng lagim.